Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today, gagawa tayo ng ube puto cheese at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating unang sangkap, kailangan natin ng 1/3 cup ng butter or margarine. Kahit alin dyan pwede, basta i-melt nyo muna siya bago nyo ihalo sa ating mga sangkap. And then, isang lata ng ube condensed milk. Kung wala kayong mahanap nito, pwede kayong gumamit ng plain. Tapos, magdagdag na lang kayo ng ube flavoring na may kasamang violet na food color. And then, maglalagay din ako ng 1 cup ng tubig. Tapos, dadagdagan ko siya ng 2 kutsara pa. Tapos, ihahalo lang natin lahat ng mga sangkap na yan. Sobrang dali lang nito, halo-halo lang. Yan ang lahat ng ating mga wet ingredients. Kung bago ka sa aking channel, hello, hello! Make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Pag naihalo natin ng mabuti yung ating mga wet ingredients, magdadagdag tayo ng 1/2 teaspoon ng asin para maging balanse yung flavors ng ating puto cheese. And then, imimix lang muna natin ito hanggang sa matunaw yung ating asin at maglalagay tayo ng ating all-purpose flour. 2 cups ang ilalagay ko. Kailangan isift nyo yung inyong harina. Kahit anong klase ng harina pwedeng gamitin dito, pwede yung bread flour, pwede rin ang cake flour. So, yan. Kaya sinasift natin ay parang matanggal yung lumps at hindi tayo mahirapang maghalo mamaya para din hindi natin siya ma-overmix. And then, maglalagay tayo ng ating pampaalsa, 2 tablespoons ng baking powder. So, ang baking powder, dapat gumamit kayo nung medyo maganda yung brand, katulad ng Calumet. This is not sponsored. Baka naman, Calumet. Ayan. Tapos, imimix lang natin yan. At kailangan saktong halo lang. Huwag nyong i-overmix. Dahil, masisira yung inyong puto. At huwag kayong magalala kung medyo merong konting buo-buo sa inyong butter. Okay lang yan. Dahil, gagawa natin yan ng paraan. At huwag nyong i-overmix. Huwag nyong pilitin na matanggal yung mga buo-buo. Dahil, gagamitan natin yan ng strainer. So, isisieve natin yung ating butter para maging smooth at mawala yung mga lumps at para din hindi natin siya ma-overmix. Dahil pag na-overmix nyo yung inyong butter, magiging kutsintayan, magiging makunat yung inyong puto cheese. So, ayan. Gagamit tayo ng sandok para matulungan yung ating butter na dumaan sa ating strainer. At pag natapos na natin lahat ng ating butter, ang gagawin natin ay imimix natin ng 2 ikot sa ating sandok para lang maging pantay yung ating butter. So, ayan na. Dapat ganyan yung consistency niya. Hindi dapat sobrang lagkit at hindi rin super runny. And then, gagamit ako ng mga small molders. Ayan, puto molders ito na maliliit. Tapos, yung ano niya, measurement niya sa butter ay 2 tablespoons lang. Pero kung wala kayo ng pangsalak nito, tandaan nyo lang na dapat 3/4 ng molder lang ang merong laman. Dahil kung pinuno nyo yan, hindi yan magiging maganda at aapaw yung inyong puto cheese. Ayan. Tapos yung cheese natin, mamaya natin yan ilalagay. And then, kailangan i-prepare nyo na yung inyong steamer. Kailangan mainit na yung tubig ng inyong steamer bago nyo isalang. At dapat yung takip ng inyong steamer or kawali ay merong malinis na cloth. Kailangan medyo absorbent yung cloth nyo katulad ng cotton. Yan. And then, pag ready na yung inyong steamer, pwede na nyo isalang yung inyong mga puto cheese. So, dahil small ito, lulutuin ko siya on medium-low heat for 8 minutes muna. Yes, 8 minutes muna dahil yung remaining na 2 minutes, yan yung allotment natin para dun sa ating cheese at para maluto siya ng tuluyan or maluto siya ng maayos. Yan. Tatakpan lang natin at huwag kayong bukasara ng inyong steamer dahil masisira din yung inyong puto. Dahil mag-iiba yung temperature sa loob ng inyong kalan or ng inyong lutuan or ng inyong steamer. Ayan. Tapos after 8 minutes, ayan, ilalagay na natin yung ating cheese. Kahit anong shape na gusto nyo, pwede nyong gawin dyan.
At after nating mailagay lahat niyan, lulutuin natin yan for 2 more minutes. Ayan, ganyan na itsura niya after 2 more minutes. At nakagawa ako ng 29 pieces na small na puto cheese sa aking ginawang recipe na ito. At ayan, ready na ang ating ube puto cheese na walang itlog. Yes, wala siyang itlog dahil naubusan kami ng itlog. Pero kung gusto nyo na may itlog, feeling ko mas okay yung butter ninyo, mas dense siya. Pero dito sa aking recipe na ito, kahit wala siyang itlog, masarap yung cake niya, moist yung cake niya, at hindi siya nakakasawa. Kaya kung naghahadap kayo ng eggless na puto recipe, I highly recommend this recipe. Hindi dahil gawa ko ito, kundi dahil nasubukan ko siya at masarap yung kanyang puto. At mas moist siya kaysa sa mga traditional na puto na nabibili natin. At dahil matigas ang ulo ko, sinubukan ko na ilagay na agad yung cheese bago siya lutuin. Ayan. Ganito, nagtry ako na ilagay na yung cheese agad. Tapos, isalang ko na siya. Hindi yung naghintay muna ako ng 8 minutes na niluto ko muna siya. So, ganito yung nangyari. Dahil matigas ang ulo ko, ganito yung nangyari sa kanyang puto. Sa aking puto pala. Sa akin pala to, hindi pala to sa kanya. Ayan. So, nung sinalang ko sila, akala ko okay dahil queso yung cheese na ginamit ko. Dahil medyo matigas to, akala ko magiging okay siya, pero hindi. Hindi siya naging okay. Mas maire-recommend ko talaga na lutuin nyo muna for 8 minutes, tapos saka nyo ilagay yung inyong mga cheese pag malapit na siyang maluto. Ganito yung nangyari, napakapangit. Pero masarap pa din, pwede pa rin naman yung kainin. Kaso nga lang, hindi siya presentable tingnan. Katulad nitong mga nasa harapan ninyo na hinuli natin yung cheese. Kaya huwag matigas ang ulo ninyo. Katulad ko, huwag niyong ilagay agad yung cheese. Ihuli niyo siya para maganda yung presentation ng inyong mga puto cheese. So ayan, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang aking panibagong recipe, please like this video at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. At dahil dyan, meron tayong costing sa ating screen. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!